bro. Sabi na, teka lang daw. So, yun nga po, yung salitang paalis na masyado na pong gas-gas na yun. Masyadong gamit na gamit na yun. Hindi, parking ticket ko rin. Nakamotor. Hindi, naka ano siya eh. Nakawin ko yung pinarada niya pang motor. Ah, okay. So, pumarada yan, no? Ang kinagis na nilang dati, pwede tayo magparada kung saan saan. Okay. Ngayon po. Sige po. Sir, mabuhay ka. Mabuhay ka rin, God bless. Iyo. Salamat. Pajo TV. Okay, location natin Lacson Avenue. Ayun po yung corner ng G2Ason Next Station. Nandito ngayon tayo sa tulay ng papuntang nagtahan. Yeah. So dito yung nabutan yung isang Fortuner club number 2408. Yun nga po, pagka wala tayong garahe, diba, nagiging problema talaga. Pagka inabutan po tayo rito, malik na po yan. Wala pong inaantay na 5 minutes o hinahanap po yung driver, kagaya ng sinasabi nila. Pagka nahuli o naklam, ang bilis naman, wala pang 5 minuto. Walang 5 minuto sa clamping. Kahit isang segundo, wala po. Basta inabutan po yung sasakyan nyo na naka-obstruct, matik na po yan. Kaya dapat may sasakyan tayo, may garahe din po dapat tayo. Okay, ito may notice na, tuloy na po tayo. Mangilisa Street, corner CM Recto, ito yung CM Recto. Dito inabutan din yung isang Avanza, 2318. So dito nga sa kahabaan ng Evangelista, Alto Metro, so yung palabas po ng CM Recto. Kaya iwasan po natin po marada rito. Dito random po yan, pagka inabutan po tayo matik. Ngayon dami po mga signs, mga parking. Yan ang mga nakasulat ng hori ito. Gagawin ko. So sabi ni kuya, yan ay may-ari. Ayan ay may-ari, ito na yung notice. Dito pa rin tayo Arlegi. Ay, malapit na tayo sa kanto ng Ficasal, yung kanto po na yan. Dito na may isang Avanza ang clamp dito, 2331 para sa Avanza. Si kuya, sinisita yung tricycle. Wala raw, siya rin walang helmet. So yun po isang naklam doon yung Innova. At wala rin nga driver yun. May notice na rin yan. Okay, may notice na itong Avanza. Tuloy na tayo. Bro. Nagagalit na sila. Ito yung isang anak lang dito.
dito pending sa Arlegi. Ayun, di pa rin tumutubos. Nag-notice this vehicle is scheduled for towing today. So, pag hindi pa rin tumubos siya maghapon, tatawag na po sa towing. Kaya pag nakaklam tayo, always tubusin ka agad natin. Huwag na po natin paabutin pa ng hanggang kinabukasan. Location natin, Gastambide Street Corner, San Anton. At ito isang Toyota Vios din ang inabot dito. At ito, wala rin driver. $24.73 para sa Asian, sa Vios. Dito random naman po yung operation. Pagka sino po yung inabutan dito, walang driver. Pero pagka nandiyan po yung driver, pinapalis po ng clamping doon sa pagkakaparadahan. Pero minsan may mga matitikas po, ayaw umalis at nauwi po sa tikitan. Kaya always po pagka nandiyan na po yung clamping, alisin na po yung ating, alisin na po natin yung ating mga sasakyan. Okay, ito na po, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin, San Anton corner, Palmera Street. Dito naman isang Fortuner. Itong number 2412, naka-hazard pero wala po yung driver dito sa loob ng sasakyan. Tulitin po natin, kahit naka-hazard po yung ating sasakyan, pero naka-obstruct pa rin tayo at walang driver, makaklam pa rin po yung ating sasakyan. Kaya always, alisin na po natin yung mga sasakyan natin sa mga bawal. Ayun si ate, sabi na teka lang daw. So, yun nga po, yung salitang paalis na, masyado na pong gas-gas na yun. Masyadong gamit na gamit na yun. Kaya, kumari, yung ating mga sasakyan, pag gagamitin na natin, alisa tayo. Dapat sakyan na po natin. Ayun, tuloy na po tayo. Location natin, Picara Street Corner, San Anton. At dito naman yung isang Mitsubishi Estrada. Dito rin bawal pong pumarada rito. Church Zone. Dito sa may tapat ang simbahan ng Our Lady of Loreto. Clam number 2337. Dito po kasi pagka may pumarada ng isang sasakyan, nagagayahan na sila. So akala nila pwede pumarada rito. Saka isa pa, may mga signage dito. May mga nilagay na signage dyan. Ayan, pinagtatanggal na rito. So, isa, akala nila pwedeng pumarada rito, pero yun nga, bawal pong pumarada rito. So, dito merong signage doon eh. Sinira na rin yung isa, yung nandun po. So, lahat yan nilagyan ng mga signage dito. Kaya medyo mababa po kasi. Tsaka meron din sa poste. Para nakikita ka agad pagka pumarada. Kaso mangyari yung iba talaga, matitigas ang ulo, pumaparada pa rin kahit bawal. Hindi parking collector eh. Naka motor. Hindi, naka ano siya eh. Naka-renew. Ticket. Bigla nga umalis eh. Yung mga bagay hindi bumakas. Naka motor siya. Alam lang. Baka lang yung formula lang yan. Dapat hinihingi mo na yun. Bago mo tinawin. Ay, so si sir, nagbayad daw ng parking kaso wala siyang ticket. Baka yung mga nagpapaparking lang kasi dito yun, minsan may nagpapaparking pero dapat papaisyo kayo ng ticket. $75 para kayo sa nila. Dapat tingin kayo yung ticket, sir. Hindi. Paano nga po bibigay ng ticket? Bigla nga umalis, na isoklay nga, hindi binalik eh. Ay, shoot. Yun lang. So, walang ticket, tapos sabay takbo. Dapat na kinuha mo yung plaka ng motor. Pagkagal. Kababa naman sir, nagbayad daw ng parking. Okay, tuloy na po tayo. Mga scam. Location natin, Emoxon, corner Epoxon. Isang Toyota Altis. Dito naman na complain ng isang parking attendant na hindi nagbayad ng parking. So dito naman na makikita natin kung paano sila maningil dito o paano sila. Chief, ilang araw to? Ngayon lang yun, kaso bawal kasi dyan sir, kasi pang motor lang yun. Ah, ito yung pinarada niya, pang motor. Ah, okay.
So Pumarada, ano, wala pa kayo ganun? Iniwan na rin yung sasakyan? Hindi, pinatawag niya yung may-ari, ayaw kunin. Ah, pinatawag na siya dito rin sa ano? Hindi, taga ibang barangay doon. Ibang barangay. So nalaman niya na ayaw pa rin puntahan. Okay, so at least alam niya, no? Okay, sige, sige. Tingin so, na naman to, ipawal po. Pag tinigitan namin, ganun din yung pagkagalit kami ng bisog namin. Ah, okay, so. Kasi yung pinarada pala ng sasakyan na to, ang mga nakaparada rito is puro motor. So, hindi rin pwedeng tikitan to kasi mapapagalitan sila nung team leader nila rito. Kasi dito dapat puro motor lang dito. At doon naman yung mga sasakyan, yun, yung mga parada talaga para sa mga sasakyan. So dito, kaya makipag-ugnayan po tayo palagi sa mga parking attendant para kung saan pwedeng pumarada. Kasi may mga pang motor lang talaga na paradahan at mayroong mga sasakyan na pwedeng pumarada. So itong mga linya na to, yan, kabila na to, puro sasakyan na to. At ito rin, naklamp naman to siguro. Ay, hindi naman nagbayad ng parking. So ito isang Honda. Isang Honda Brio 2446. So dalawa yung pinaklamp ng parking attendant dito. Kaya dapat lagi tayo magtanong. Total nandito na tayo sa pay parking. So hindi naman tayo nakatipid kasi hindi siya nagbayad ng parking. At hindi rin tinikita ng parking attendant yun. Pinatawag pa nga raw yung may-ari kaso ayaw daw alisin yung sasakyan. So dito, mapapalaki yung penalty niya. Abala pa. Sumunod na lang tayo, yun lang yan. Okay. Tuloy na po tayo. Location natin dito as an extension, corner Santa Teresita. At dito isang Mirage 2410. At dito, yan na nga yung Santa Teresita. Yung susunod na kanto na yun, yun na yung Lacson Avenue. So kasama po sa inuhuli ng clamping operation yung mga nakaparada rito. Kaya dyan sa Santa Teresita, yung kabila na yun, pwede tayong pumarada dyan, secondary road. Huwag lang po tayo magdo-double parking at huwag lang po tayo mag-straight forward. Okay, itong Mirage Minoris na tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!